picking. Indonesia versus the Philippines. First bandito, Kaja and Esmeralda for the side of Indo and for the side of Philippines. Andito yung ating Ling and the Masha. Export kagad ang kinuha dito. So export talaga. It could be a post for or support type of hero. At wow, pwede din siya maging offlaner. Pero here for Team Philippines, Harith. Together your with the Brock. So from the previous matches, may kita natin si Harith na medyo hindi ganun ka-effective for a mage. Pero for Team Philippines, having this first pick agad, mm-hmm, or priority pick for their lineup, it means na merong bit-bit or bagong panlasang ibibigay dito ang Team Philippines against Team Indonesia. This is the first time na magpipick yung Team Philippines dito ng isang hari. Kasi usually, hindi na nila pinipick. Mas priority nila dito is the Luna, Selena, Esmeralda. Pero napad nga dito ng Indonesia yung Esme, kaya siguro napilitan sila mag-harit dito. And Grak for lasty is a useful hero din para dito sa Team Philippines. You can block everything. Nakita na natin yung performance dito ni Lasty using the Grak. Selena naman and the Claude for the late game for Indonesia. Maganda yung first three picks dito ng Indo. Parang ano, no? Damage agad yung damage, gustong yes, iba to dito ng Indonesia. And actually, for the Selena pick, lagi natin sinasabi yan, bago na siya, pwede nang mag-arrival. So, we could see an arrival Xborg, yes, for this Team Indonesia, knowing that the Abyssal Trap ay pwede nang arrivalan. Pero again, Basha, pinanggit natin yan kanina, Basha Anon, eh, nakuha na naman dito ng ating Philippines. Pero Granger, as you could see, ladies and gentlemen, that is one of the comfort picks ni paring Few or ni paring Arcangel for Team Philippines. Nakita natin sa mga previous days or for the whole story of this MLBB SEA Games Tournament is that ang taas ng picking percentage dito ng Team Philippines whenever open ang isang Granger. Yes, tsaka ito pa, take note ha, yung ating Basha dito, I think isa lang yung talo nito ni isa buong tournament ng SEA Games. Isa lang yung talo. And yung nakatalo lang sa kanya is the Indonesia, kung di ako nagkakamali. Yun lang yung talo dito ng Philippines. And ngayon, Cho will pick dito for the side of Team Philippines. Kenji yung gagamit. This is a fighter, Cho. Oh, offlaner, tama. Sa Philippines. Although, nung isang araw, medyo hindi ganun kaganda yung naging performance ni Kenji on the Cho. Pero pagdating sa split push, we could say na Cho is a good pick for Team Philippines kasi pwede siyang mangulit sa mapa. Pero ito, interesting pick for Team Indonesia is the Minotaur. Si Minotaur, mga season 3, may kita natin siya part of the meta. Pero this time around, for Team Indonesia, may kita natin siya for the grand finals ng SEA Games 2019. Yes, pero ngayon, wala na pala tayong marksman dito. Pwede baka mapilitan yung Philippines dito mag, yun, assassin. Speaking of assassin, that is the Helcurt. Ang last pick dito ng Team Philippines. Kasi binan na yung Granger. And hindi naman sila pwedeng mag-Kimi. Kimi pick dito or Bruno. Medyo magiging malulugi sila pagdating ng mid game to late game. Actually, pati early lugi ata pag nag-mars. So, pinili na lang nila mag-Helicurt para meron silang potential na makapag-speed push. Oh, also, yung pressure na binibigay. Mataas talaga yung chance dito ng Philippines for to do a split push type of gameplay, knowing na si Helcurt pwede din naman makatulong or makahabol agad into a team fight whenever so inactivate niya ang kanyang Dark Knight Falls. So ito na mga kaibigan, magsisimula na ang matagal nating hinihintay between Philippines and the Indonesia. This is the game number 1 for the Grand Finals para dito all sa 30th Southeast Asia. Ayan. Southeast Asian Games. So ito, game number 1 natin, best of 5 series para sa gabing ito. Ladies and gentlemen, onto the blue side, yan ang Indonesia. They have the Minotaur, the Claude, Selena, Xborg, and the Lilia. And for the side of Philippines, Haritaman and Grak. Andito rin syempre yung ating Cho. And mamaya na natin sasabihin ng iba dito. Pero kita nyo naman yung ginagawa ng ating mga players para sa iba't ibang lanes. Medyo maaga yung invade dito ng Philippines doon mismo sa may bandang baba ng ating Indonesia. Trying to get the buffs mismo, pero Haze ngayon taking some damage using the Revitalize para sustain yung damage na binibigay dito ng ating Xborg. Pero boom! Sakit. That is a pure damage mula dito sa flamethrower ng ating Xborg. And Putra, wala na siyang buhay.
Oh, actually, for Basha, no, on that series of events, medyo napaga siya. Yes. Tama yung sinabi mo, napaga siya for the map vision para i-try na i-contest dito ng Team Philippines yung buff dun sa bottom lane. So, that is to be considered an error for Team Philippines. Mm-hmm. Pero we'll see, this time around, naiwasan lang din ni Carl Tizzy or Nepomuceno ang Abyssal Arrow come from Team Indonesia. Kailangan dito ng Philippines, siguro wag ipa-late game kasi they, yung kalabang kasi they have Dalila also the cloud pero the Zaman Force will be committed dito sa bottom lane and Mamba out yung ibang member dito ng Indonesia. Another Abyssal Arrow from Selena dito. Etong Selena to, nakita na natin to sa ibang teams pero ngayon Indonesia yung gagamit. Tignan natin kung mag kung ma-execute nila yung gantong lineup kasi we know naman pag may Selena tamang disengage using the Abyssal Arrow para ma-set tong clash. Pero ito ah, partner, kung kapansin nyo, medyo mas nauna ang ating mage burst damager here for Team Philippines, which is the Harit. Kaka-level 4 lang yan ni Lilia. So, ibig sabihin, effective ang naging initial rotation dito ng Philippines para unang makaikot o unang magkaroon ng ultimate dito ang kanilang burst damager. Pero pagdating sa gold, for Team Indonesia, very solid yung pinapakita nila lamang sila ngayon. Pero syempre, of course, magkakaalaman tayo pagdating sa unang pinakamalaking objective para sa ating laban na to, which is the turtle. For Team Indonesia, the good thing is that meron silang Minotaur. Yes. Could, ano siya, counter clash laging tawag kay Minotaur kasi after all the setup plays here ng Philippines, pwedeng kontrain using the Minotaur. Actually, ano nga, medyo dehado pa nga dito yung ano, lineup ng Philippines. Pero bitong stance, may bandang Minowan Fury, mga kaibigan na Warden. Oh, pero yung mabilis ang burst damage ng ating Lilia dito to kill mismo yung ating Harit for the side of Philippines. Low HE si Castamayor, and that is lasty. Pero kita nyo naman, yung ginagawa dito ng Indonesia, yung damage output nila, sobrang laki. Hindi kayang isustain ng isang revitalize yung damage na binibigay ng Lilia. Also, the Claude, di ba? Sobrang sakit. Masyado pang maaga para mabigyan ng kills mismo yung ating Claude. Actually, ang laking bagay dito ng Lilia for Team Indonesia kasi grabe yung zone out ng kanyang Shadow Energy. Plus, beats middle lane, last insanity. Nabusabugan pa nga dito si paring Arcangel for Team Philippines and a kill plus a turtle for the side of Team Indonesia. Ito yung sinasabi natin, tuloy-tuloy lang sa pag-usbong patating sa gold. For the map vision is that Minowas here coming from Putra of Team Indonesia with a 3-0 score para sa ating laban. Pero for the backup, flicker out lang din dito for the Minotaur and disengage na para sa ating Team Philippines and nakaabang lang din dito ang ating angklod ng Team Indonesia for the free hit as well. Kita mo yung grab block dito ni Lasty doon mismo sa may bandang baba para hindi makaikot dito yung ibang miyembro ng Indonesia. Dati sa good block mula dito sa ating grab. Pero wala pa masyadong damage dito yung Philippines. Pinipilit dito ng Indonesia na makapag-flash dito yung mga Pinoy para nalilis na. Pero the darkest show, last insanity from Walinto para mamabuhay pa si Arcangel doon sa top lane. Pero another objectives na naman for the side of Indonesia. Pero but the Zaman Force, wala nang buhay dito yung ating Minotaur. Kita nyo naman yung synchro fiction dito ng ating Cartiz. Pinasok na doon mismo sa first tower. Pero makakapag-dep pa ba yung Indonesia dito? The Grack Black mula dito kay Klasty. BMI lang pala yung gustong pasagin dito ng Pilipinas yung first tower. Doon na pabasag na nga yung ating first tower. Good thing here for Team Philippines is that sumasabay sila pagdating sa push. Kasi, lagi natin sinasabi yan, ang laro sa Mobile Legends hindi natatapos pagdating sa clash. Natapos siya kapag naubos mo lahat ng tore ng kalaban nyo. So for Team Philippines, medyo egol sila pagdating sa team fight. Kaya nangyari ngayon, nagpo-focus sila pagdating sa objective. Pero makikita natin sa middle lane, that is the first tier territory Turtle, for Team Indonesia. Again, for Team Philippines, wala pa sila napapatay na hero dito. I mean, tama, wala pa sila napapatay dito. Again, sa Team Indonesia, so all they have to do is to as much as possible counter-initiate yung ginagawa dito ng Indonesia. Pero again, that is gonna be the second turtle na nakuha dito ng Team Indonesia para sa ating laban. Grabe yung burst damage dito ng Lila mula din kay Harit. Kita nyo naman si Perdus dito or si Lina yung potential niya mag-reset mismo ng clash using the Abyssal Arrow lang dito. Speaking of Abyssal Arrow, hindi tatama yun, pero yung ating Minowan Fury with the Wild Charge, ultimation mula dito sa ating Hellcurt, pero the Zaman Force will be committed, petrify, and then the Stinger, mamamatay kagad dito yung dalawang miyembro ng Indonesia. This is an easy kill mula dito sa Philippines, Blazing sa Blazing Duet, mula dito kay Claude, pero Kenji will get the Selena mismo sa ating si Gus Chan, and Gus Chan, mamamatay na rin, triple kill, mula kay Harit, Last Insanity, and Hellcurt,
resort will fall down. Hinahabol ngayon dito na tatlong Pinoy, yung isang taga-Indo, pupuntang bottom lane, pero mukhang makakataas pa si Walinto. Eto na, for Team Philippines, pala, good thing for Nepomuceno, yes. Nakakuha siya ng triple kill and a space actually to negate the jungle here or the buff ng Team Indonesia. So malaking bagay kapag yung Lilia ang inabagyan ng buff dito for Team Indonesia. And actually, good backup there coming from Villa or Kenji ng Team Philippines kasi nakaisa pa dun yung Team Philippines. 6 minutes and 41 seconds into our game time for Team Philippines. Napapalit nila yung kalamangan dito ng Indonesia pagdating sa gold. And Villa on that Blade of Despair agad-agad. Hindi niya na muna inuna ang kanyang boots. Pero wild charge dito for the Grok. Here goes. Nabigyan na nga dito ang ating Selena for Team Indonesia. Out of position dito si Putra or the Minotaur of Team Indonesia as well. Ito yung sinasabi natin na grabe mag-zone out yung mga tankers ng Team Philippines. Archangel nakatago lang doon at nag-aantay ng tamang posisyon kung grabe kaya susugod sa top lane natin dito. Yung na-shutdown na para XP pero sa middle lane for the backup is Villa. Ito, we have the dragon na Siba isang Lilia ba hindi na nakapag-black shoes, ladies and gentlemen. So with a flicker out na rin para sa ating Chon, flicker out na rin with a dash coming from the Hellcurt. Grabe yung damage dito ni Kenji. Nakita nyo, hindi nakapag-black shoes yung Lilia dito para ma-reset yung buhay niya. Ang sakit talaga ng damage na binibigay dito ng Blade of Despair. Samahan mo pa ng Shun po na may plus 200 plus physical damage. Sobrang lambot dito nung ating Lilia. Pero gaya nga ng sabi mo, yung Philippines ngayon, unting-unti nang kumukunat. Si Castro Mayor and Haze, meron na silang Athena Shield to counter mismo yung burst damage na binibigay dito ng Lilia. Also the Selena. Unting kunat na lang siguro para ma-sustain din yung physical damage ng ating Claude. Actually, for Team Philippines, ang naging story ng gameplay nila dito or for the whole SEA Games is that grabe mag-front yung mga tankers. Tapos, dahil doon, nabibigyan ng space yung kahit sino sa tatlong pwedeng damage come from the Philippines para makapag-farm. At tagal na lang sinusustain. Pagdating ng backup dito ng Team Indonesia, ubos na yung mga ultimate na pwedeng ibato ng Team Indonesia. Pero guys, this is the third turtle para sa ating laban. Pero wild charge na kuha with a retribution coming from Lilia of Team Indonesia. So lamang pa rin dito pagdating sa gold. Actually, Team Philippines na pero Abyssal Arrow Dart and Falls for the health card. Pero hindi na kinaya with the help of the Claude. There's gonna be a kill for Team Indonesia para sa ating laban. Pero pantay na. 7-7 ang ating laban. Free hit lang din for the Claude. So this is it. For Team Philippines, kita nga naman sila na this time around na nagpapakita na. Kaso ito, mukhang disengage na lang din for the Minotaur. Actually, alam niya na delikado at mapanganib if ever so to engage into a team fight against Team Philippines into this match. Sobrang tagal talaga ng Abyssal Arrow. Yun yung kalamangan dito ng Indonesia. Pag tumama talaga dito yung Abyssal Arrow ng Selena, aasahan mo talaga na may mabilis na burst damage dun mismo sa side ng Indo. Pero ngayon, Philippines, kailangan nilang, si Hellcurt, pinipilit dito ni Hellcurt na mabasag yung second tower dun sa bottom lane para magdagdag ng pressure dito sa Indonesia. Pero speaking of Indonesia, napipression sila dito ng ating hangin sa Bog using the last insanity para dito sa ating expert Bataano with the low HP. Lilia will get kill. Mga kaibigan, yung ating dead disfigure mula dito kay Archangel pero yung mabubuhay pa yung mid lane dito ng Indo at tatlong miyembro ng Pinoy ang mawawala pero Perdu still trying to get Kenji pero mambaot na rin dito yung ibang miyembro ng Philippines. Actually, for Team Philippines, yung unang paglapag na sama first to ni paring Nepomuceno is an error actually kasi na-zone siya doon pero tinan natin dito nakabalik lang din kay Dexter. Si paring Claude natin pero tatlong members ang Havel Jive with a flicker. Ay, grabe! Dragon. Kaso, yun, nabigyan pa nga na isa, makakatakas ba hindi? Sasalubungin siya dito ng Putra pero that is gonna be a kill for Team Indonesia para sa ating laban and Blade Armor for Basha Anon to this match. Bataanon on zoning out this Selena pero napilitan mag-figure out. Ito na naman ang mga tangkay na Team Pilipinas galit na galit on to the middle lane. Filipino gangster, mga kaibigan ng Philippines dito, the Zaman Force from Nepomuceno. Kita nyo naman yung damage dito na Chrono Dash pero yung burst damage dyan na pinapakita ng ating Lilia for the side of Indonesia, hindi rin biro. Kita nyo kalahati kagad buhay nung ating Grok. And balik tayo kanina, ang ganda ng ginawa ni Kenji using the flicker para lang mapatay yung Claude. Oh, kasi parang for the show kanina, ano na siya eh, parang alam na niya na mamatay siya. So, para sabi niya doon, hindi ako mamamatay
hanggat wala akong nadadaling isa or wala akong kasamang isa. So here for Team Philippines, good thing is that lagi silang nakakahabol pagdating sa gold, hindi lumalaki yung kalamangan dito ng Indonesia. And kung mapapansin nyo, pagdating sa minion wave, nakaangat pa nga yun dito sa Team Philippines sa kanilang bottom lane. Pero as we could see, that is the Queen's Wings for this Claude. Para sa kanyang defensive item and top farmer para sa ating laban is surprisingly the Harith para sa ating Team Philippines. And ngayon yung Cho dito or Kenji, he have the endless battle which is meron na siya konting sustain or konting ano sa katawan, konting tigas sa katawan niya. Kanina more on damage lang eh. More on damage using the Blade of Disturb. Pero ngayon yung Harith dito, si Carl TZ, meron siya concentrated energy. May lifesteal na rin sa sarili niya. Diba? Oh, and ito pa, ang makapansin nyo pa na rin sa gold, dalawang players ng Team Philippines is now on 7K gold. Yes. So, kita nyo naman yung farm na nabibigay dito ng Team Philippines or space na nabibigay ng Philippines for that damage dealers for this match. So, it all boils down kung paano yung magiging setup play kasi nakita natin kanina one error grabe lang yun. For Team Philippines, magiging iba yung story. And same goes with Team Indonesia. Medyo so, mainit na no, yung laban natin. Medyo mainit na yung laban natin dito, Marie Chantel. Kung mapapansin mo, abangan na lang talaga dito sa una natin, Lord. Pero bata ano yung lasty o customer, ano yung gagawin dito ng ating taga-zone out for the side of Philippines. Bata the ano reset! Trying to get all the damage dito mula sa Indonesia pero revitalize. Hindi kaya sustain. Pero Kenji, that is a good time para basagin yung second tower, the wild charge from Castomayor. Dalawang miyembro mawawala dito for the side of Philippines. Sumahabol pa yung mga taga-Indo. Pero Cardi G with the Zaman Force, samantalang si Kenji bumabasag lang sa top lane. Grabe. Wala siyang pakialam. Boom! Sira ang Tori dito sa top lane. Natatakas pa nga yata dito si Patay pa. No, sira ang immortality ng XB ito sa top lane at napilit pa nga flicker out pero may flicker din si parang Kenji and that is it. Summon Force para kayo na pumusin at kita nyo naman alat itirang buhay for Team Indonesia is the Minotaur. So walang damage dito coming oh my from God. Team Indonesia. This is the end para sa game number 1 mga kaibigan. Pero gusto na stop ng minion wave at na-stop dito ni Putra pero napatay na ng gigil. Ang gigil. Mga besi up and that is it para sa ating game number 1. 1-0 lead agad in favor of Team Philippines.